Ayan, nag-break-in tayo ng ating 4-stroke na grass cutter. Ayan, napakaganda ng tunog. At ayan yung blade mo. Grabe. Ganda ng tunog. Hindi ko pa na-adjustan at medyo malakas pa yung kanyang minor. Pero okay na, goods na good yun. Hindi ko parang pinipersa dahil nagbe-break in pa tayo. Bale na kaysang oras na siyang umaandar kanina tapos change oil ko. Mukhang matipid naman siya sa gasolina. Ato nakaka yun, sinaring ko kanina yung hindi pa abot dito kanina, no? Yan lang ang nababawas sa isang oras nang umaandar. Ang karga lang pala ng isang tanki niya ay kulang-kulang isang litro. Ayan yung isang litro na binili ko. Ay bali, bibili pa ulit ako mamaya. Ganda ng andar, oh. Itatry natin mamaya ito. Kapag natapos ng pag-break yan. Kung kakayanin niya yung araw. Bali, kararating nga lang pala nito. In-order namin siya sa Shopee. At goods naman siya, ang tanging wala lang ay itong tornilyo dito. Tawagay, ito naman ay madaling gawa ng paraan. At sa kwandang naman to, dito sa tawag dito, yung panlagay lang sa liig. Gumaganda na ang andar niya, tumitinig na. Hindi pati siya mabilis uminit. Ayan o, malamig pa rin. Bali, isang oras na siyang nag-aandar. Pinatay ko, pinalitan ko ng langis. Tapos sinalinan ko ulit. May kalahating oras na siyang nag-aandar ngayon. Pero hindi pa siya masyadong mainit. At saka ang tipid sa gasolina. Oh, grabe. Abot lang dito yung parang na. Maganda na ang ating pang tabasan ni Yogan. Marilinis na natin ang mabuti. Sa may mga ganito pong gamit ay pakicomment naman po kung anong mga kailangan kong gawin para tumagal at magamit ko ng maayos itong ganitong gamit. Ayan, excited na po akong gamitin ito sa paglilinis ng aming kwan, kuprahan, ng aming niyugan, sagingan. Excited na ako magamit siya at mapapadali na ang aking paglinis dahil malaki-laki din po ang aking nililinis ay hindi kong makaya kapag iniitak bago ako matapos sa buong property. Tumutubo na ulit ay pag ganito iba-iba yung isang litro gasolina ng palagay ko marami ng malilinis. Ayan, narito na lang po.